putik, wala akong kapote. Putik, baha pa. Putik, maputik talaga, oh. Putik-putik talaga eh. Ano na, may butas dito, baha dyan. At ang mahirap sa kosa, ano, pagbago ka sa mga lugar na tinadaanan mo, lalo na kapag baha. Kasi hindi mo makikita yung mga, kumbaga, may mga butas-butas sa kalsada, ganun. Mahirap yun, lalo na kapag naka-motor ka lang. Matanong nga kita, kakosa, sino ba yung mga top motovloggers mo dito sa Pinas? Ang daming mga motovloggers na dito sa Pinas. Hindi ko alam, hindi ko kilala kung sino-sino pa yung iba. Kasi hindi ko naman sila napapanood lahat eh. Masasabi ko lang, iba-iba tayo ng gusto. Iba-iba tayo ng iniidolo, diba? Guys, what's up sa inyo mga kosa, no? So, ayun as usual, ito na naman tayo, pamotor-motor. At kita nyo naman, maulan ang araw natin ngayon. Maputik. Okay, for this vlog mga kosa, no? Pag-usapan natin yung mga iniidolo natin mga motovlogger dito sa Pinas. Putik, wala akong kapote. Putik, baha pa. Putik. Maputik talaga, oh. Putik, talsiksa pa ako yung mga ano eh. Putik-putik talaga eh. Ano na, may butas dito, baha dyan. At ang mahirap sa kosa, ano, pagbago ka sa mga lugar na dinadaanan mo, lalo na kapag baha. Kasi hindi mo makikita yung mga, kumbaga, may mga butas-butas sa kalsada, ganun. Mahirap yun, lalo na kapag naka-motor ka lang. Diba? Okay, back to topic tayo. Putik, bahak na naman. Wait lang, wait lang. Basa na yung paa ko. Anyway mga kosa, naka-chanelas lang kasi ako, kaya basa na talaga. Sana talaga yung paa ko. Okay, back to topic na talaga tayo. Matanong nga kita, kakosa, sino ba yung mga top motovloggers mo dito sa Pinas? Yung mga iniidolo mo mga motovlogger. Bahak dyan, bahak. Huwag tayo masyadong didikit dyan. Toxic yung mga ano sa atin eh. Traffic pa. Putik ba? Okay, yun na nga mga kosa, no? Sa videong ito, magbabanggit tayo ng mga motovlogger dito sa Pinas na iniidolo natin. Disclaimer lang mga kosa, no? Ito'y yung para sa akin lang, yung mga kumbaga iniidolo ko. Although naman lahat sila magagaling, lahat naman sila iniidolo natin eh. Maraming magagaling na motovlogger dyan mga kosa, no? Pero yung mga babanggitin ko based sa aking panonood lang sa kanila, sa mga na-observe ko lang sa mga videos nila, kaya nagustuhan ko yung way ng pag-motovlog nila. Although mga kosa, marami dyang motovlogger, no? Pero iba-iba kasi sila ng sabihin na natin mga trip, ganun. Although isa yung niche nila na sa motor lang, motor lang ganun, pero iba-iba talaga yung way nila eh. Sabihin na lang natin na trip para mas madali. Iba-iba yung mga trip nila. May kagaya ng may informative, may comedy, may pure motor vlog talaga, ganun. Basta iba-iba sila. Okay, so yun na nga mga kosa. Babanggit ako ng top 3 lang ha, tatlo lang kasi
Wala, yun lang gusto ko eh. Although hanggang 10 o higit pa, marami ang mga motovlogger na gusto ko ini-idolo ko, pero hanggang 3 lang muna tayo ngayon makakausa. Yung mga, kumbaga yung main motovlogger. Para sa akin lang ha. Kung may mga ibang gusto kayong mga motovlogger o ano, comment nyo lang. Kasi sa akin kasi mga kosa, ang daming mga motovloggers na dito sa Pinas. Hindi ko alam, hindi ko kilala kung sino-sino pa yung iba. Kasi hindi ko naman sila napapanood lahat eh. Diba? Although sabihin na natin ang napapanood ko lang eh yung mga sikat, yung mga iniidolo ng karamihan. Yun lang. Kaya pag may iniidolo ka na hindi ko nabanggit, comment mo lang sa baba ako sa. Okay. Gidiado ba? Okay, disclaimer lang ulit mga kosa, no? Babanggitin ko ay para sa akin lang based sa observation ko sa mga videos nila. Kumbaga, ito yung way nila kung para sa akin kung paano nila na hook. Halimbawa na attract yung mga manonood sa kanila. Yung mga nanonood sa kanila, ganun. Okay, start na tayo. Magsimula tayo sa top 3 ko. Una tayo sa pangatlo. Walang iba kundi si Sir Boss. Sir Boss. Kahit anong tawag pa. Basta iniidolo ko sila. Okay, top 3 ko si Sir. Walang iba kundi si Boss Red Sweet Potato. Yan. Okay, bakit? Kasi mga kosa, nagustuhan ko siya mga kosa kasi yung mga videos niya informative. At the same time, may pagka-comedy din, di ba? Kumidyante rin si Sir Reddy. Kapansin nyo naman sa mga videos na nakatulong talaga sa mga pagwang nagmumotor kagaya ko. May matututunan ka talaga eh. At the same time, may pagka-comedy. Diba? Kaya idol na idol ko yan eh. The Red Speed. Okay, top 2 tayo. Ang pangalawa ko ay walang iba kundi si Boss Sir Downshift Vinci. Yan. Sa mga hindi nakakalam mga kosa, no? Si Boss Downshift yung pinakaunang napanood kong nag motovlog o motovlogger sa YouTube. Sa kanya ko nalaman na pwede palang mag video habang nagmumotor, no? Sa kanya ko rin nalaman na pwede palang i-mount yung action cam sa helmet. Way back 2017 or 2018 ko siya napanood. Yun, yung mga videos niya informative din. Although nasa probinsya lang siya, ewan ko lang kung Cavite ba yun, taga Cavite ba yun siya. Bibigay rin siya ng kaalaman tungkol sa motor, diba? Informative rin yung mga videos niya. Adventure vlogs, ganun. Gusto ko yung travel vlogs niya. Magaling eh. Kaya isa siya sa mga iniidolo ko. Okay mga kasay, siya yung top 2 natin. Okay, punta tayo sa una. Top 1 natin. Okay, alam niyo na siguro kung sino, pero ang alam ko, hindi nyo pa alam eh. Ang top 1 motovlogger ko dito sa Pinas, mga kosa, ay walang iba kundi si Sir Reed for Speed. Yan, napaka-humble niya na motovlogger. Sa mga nakakilala sa kanya, mga kosa, no? Although hindi ko pala sila nangimit in person, pero na-observe ko lang sa mga vlogs nila. Yun lang. So ayun na nga mga kosa, no? Ang tatlong iniidolo kong mga motovlogger dito sa Pinas. Although marami pa naman sila. Pero hanggang 3 lang muna tayo. Kasi pag binanggit natin isa-isa, wala na. Kulang yung oras natin. Kasi marami sila mga kosa eh. So
ayun na nga mga kosa, ang tatlong top motovlogger ko dito sa Pinas. Si Boss Reed, si Boss Francis, Vinci, tapos si Boss Red, Sweet Potato. Para sa akin lang mga kasa, no? Ang mga paborito kong motovlogger dito sa Pinas, mga iniidolo natin. Ikaw ka kasa, comment nyo ngayon mga top motovlogger ninyo dito sa Pinas. Para makita natin kung sino-sino sila. Ang dami na kasi, diba? Ang dami ng sikat na motovlogger eh. Okay, yun lang ako ha. That's it for now. Masasabi ko lang, iba-iba tayo ng gusto. Iba-iba tayo ng iniidolo, diba? Pero lahat yan, astig yan, sikat ang mga yan, diba? Magagaling sila. Okay, that's it for now mga kosa. And this is Jemel again na nagsasabing, don't follow me, just follow your dream. Ride safe, stay safe, God bless, and see you on the next vlog.